Pinuna ng UP School of Economics ang anilay paglabag ng panukalang Maharlika Investment Fund sa mga pangunahing prinsipyo ng ekonomiya. Nananatili raw kasing malabo ang intensyon at layunin ng naturang panukala, bagay na itinanggi ng isang nagsulong nito. Nakatutok si Maris Umali. Ipinahayag ng faculty ng UP School of Economics ang kanilang puna kung bakit sa tingin nila nilalabag ng panukalang Maharlika Investment Fund ang pangunahing prinsipyo ng ekonomiya. Sa isang discussion paper, sinabi nilang nananatiling hindi malinaw ang intensyon at layunin ng pondo. Hindi nakalagay doon sa bill, halimbawa, na ano ba talaga siya, sovereign wealth fund or strategic investment fund, kasi maraming iba't ibang klase sa buong mundo. Dapat din daw mapatunayan itong meron pa itong mayaambag na bago bukod sa ginagawa na ng mga kasalukuyan nating government financial institutions. Kung tutuusin ay meron ng existing na government agency na yun din yung layunin. So, ano yung ambag or value added or yung may dadagdag pa nitong Maharlika Investment Fund, hindi pa yun napapatunayan. Tila may kalituhan din umano kung saan kukunin ang pondo dahil kahit na malinaw sa probisyon ng panukalang batas na hindi ito kukunin mula sa SSS at GSIS, ay tila may sinasabi ang Pangulo na posible rin daw itong makuha mula sa mga institusyong ito. Delikado rin daw na pawang mga presidential appointee ang mauupo bilang bahagi ng board ng MIF. Hindi rin daw masisiguro ang kikitain dito, lalo't magulo ang global climate. Sabi pa ni Professor Punong Bayan, kung ipinagmamalaki ng Pangulo ang iba't ibang investment pledges na nakukuha nito sa pagpunta sa ibang bansa, bakit pa kailangang isabatas ang Maharlika Investment Fund? Sinasabi ng gobyerno na lagpas na raw ito sa 1 trillion pesos, higit na sa 1 trillion pesos. Pero kung ganun pala kadali na mag-attract ng ganung klaseng investments, ay bakit pa tayo magtatayo ng isang Maharlika Investment Fund? Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang isa sa mga proponent ng Maharlika Investment Fund na si Senator Mark Villar. Pero nauna na niyang iginiit noon na kung may invest daw ang pondo ng MIF sa infrastruktura, posibleng mabawasan na ang pag-utang ng gobyerno. Para raw pawiin ang pangamba ng iba, bawal nang mag-invest sa MIF ang mga state pension at insurance funds. Hindi rin daw gagarantiyahan ng gobyerno ang mga bonds na i-issue ng Maharlika Investment Corporation. Ang isa sa mga may akda naman ng MIF sa Kamara na si House Ways and Means Committee Chair at Albay 2nd District Representative Joey Salceda, sinabing walang kalituhan sa layunin ng MIF dahil malinaw daw sa panukala na ito ay development fund. Aniya, pangunahing development fund ito, pero kung magmukha itong investment fund sa isang banda, ay dahil kailangan daw nitong maipasok sa financial market para kumita. Pinuri rin daw ng mga eksperto ang Maharlika Investment Fund na isang magandang paraan para makalikom ng pera, mapalawig ang transparency at mahikayat ang good corporate governance. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Palasyo ng Malacanang tungkol dito. Tanggap ng mga may akda ng discussion paper na wala na rin naman silang magagawa para mapigilan pa ang pagsasabatas ng Maharlika Investment Fund Bill o MIF Bill. Pero nais pa rin daw nilang palutangin ang mga issue na pumapalibot sa MIF para mapag-usapan at kung sakali ay maisama pa rin sa diskusyon ng publiko na siya naman daw talagang nararapat para mas maging transparent at inclusive ang naturang panukalang batas. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita, kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.